So, nagbigay ng interview si Coach Chot pagkatapos nung panalo nila laban sa Cambodia, okay? He was able to redeem himself after losing last year to Indonesia dyan sa SEA Games. At doon sa interview, ang pinaka makukuha mo doon, okay? Ang pinaka interesting na nasabi niya ay ito na daw ang huling Southeast Asian Games ni Coach Chot Reyes. So, sabi niya, in 2 years, sa Thailand, sa susunod na SEA Games, ibang coach na, di ba? Iba na. So, he believes now that the Southeast Asian Games is for developmental purposes. Okay? So, yun yung kanyang sinabi. Okay? Mag-react po tayo. Alam nyo, ako coming from the business world. Sa amin, it is all about results. Okay? Kahit na yung daan papunta, ang daming mga wave-wave, ang daming mga trouble, ang daming mga problema. Basta sa dulo, magawa mo yung hinihingi sa'yo, di ba? You should be given credit. At yan naman po ang na-achieve ni Coach Chot Reyes dito. Okay? Kaya naman din tayo critical sa kanya dahil gusto lang nating manalo ito pong gilas. And in the end, yun nga, against all odds, kahit na dehado, isa import natin, 3, 5 yung import ng kalaban, we were able to come up with the Southeast Asian gold. Okay? So sa akin, para sa akin, he was able to redeem himself. Okay? Yung dating pagkatalo from yung pagkatalo kasi from last year. Yun yung kino-question ko, kino-question natin, why he was still coach of Gilas kahit natalo tayo sa SEA Games. Okay? So, even though natalo tayo, silver, for the first time in 30 years, hindi pa rin siya tinanggal. So, siguro, he was given the chance to reclaim yung SEA Games gold na yon, at yun na nga yung ginawa niya. And dramatic fashion pa talaga against Cambodia na napakayabang. Diba? Actually, nung una, medyo nag-ano pa ako, pero nung nakita kong gaano kayabang yung Cambodia, talagang gusto kong ipahiya sila ng gilas eh. At yun na nga ang ginawa ni Coach Chot Reyes at nung ating kuponan sa gilas, di ba? So, para sa akin, with that victory, parang he earns the right. Okay? He earns yung karapatan, may key, para po to coach our country sa World Cup sa August. And maybe Asian Games sa September. Okay? So, yun eh. Kumbaga, by credit tayo, by merit tayo eh. Kung natalo siya, it could have been a different na usapan. Pero hindi, nanalo eh. Ang bottom line dito, we are about winning and losing and nanalo. Napanalo ni Coach Chot Reyes. Kung ano man dahilan niya, kung dahil man kay Brownlee yan, kung dahil man sa mga tulong ng mga assistant. Either way, siya yung coach, a win is a win. Napanalo nila. So I think he earned the right. Yun nga yung sinasabi ko eh, kasi yung iba nangasar, yung mga Chot Reyes haters, ano kayo ngayon? O sa akin lang, pangit din naman yung nagagalit ka lang kay Chot dahil parang gusto mong matalo yung team dahil galit ka kay Chot. Pangit yun. Diba? Sa atin, we should always cheer for Gilas. Diba? And we should always constructive yung ating mga criticism. At dahil napatunayan naman niya yung sarili niya dito sa pagkapanalo Southeast Asian Games, I think he deserves the right. He earned the right to be our coach, head coach this come August. Sana na lang habaan niya yung preparasyon. Pagka-uwi sa Pilipinas ay simula na yung grupo na haharap dyan sa World Cup. Sila scouting, yung mga galing PBA man lang. Yung mga B-League, patapos na din yung mga liga ng iba. So, pwede na din siguro yon. So, maganda, buuin na yung pong team, simula na. And ako, lahat ng sinabi ko sa channel ko, I stand by whatever I said. Lahat ng mga problema sa SBP, problema pa rin. Lahat ng mga problema sa mismanagement, problema pa rin. And we need to face that going to the World Cup and beyond. Okay? So, sa akin, ang mga problema ay nandiyan ang problema pa rin. Ang sa akin lang, ang naresolba lang nitong panalo na to, ay yung kung karapat dapat ba si Chot Reyes ang mag-coach sa World Cup sa August. And I think the answer to that is yes. With this victory, he earned his right na mag-coach. Kasi nawala yun nung natalo last year eh. O napanalo niya this year. So, I think
I think ano na, kumbaga hinay-hinay na tayo dito kay Coach Chot, 'di ba? After this victory dito sa Southeast Asian Games. After nitong cycle na to sa World Cup and sa Asian Games, hopefully kung magkaroon tayo ng bagong director, ng bagong coach, ayusin na yung sistema. Gumawa na ng long-term na sistema parang sa Spain, parang sa na talagang naka-develop para to make us a powerhouse in the future. Hindi yung bara-bara lang, kukuha lang sa PBA. So hopefully, magawa yon after nito. Pero ngayon, ang next goal na natin is to do well doon sa World Cup. And hopefully po, they will choose the right players. They will have enough preparation time at simulan na nila, buuin na nila yung pool. Okay, so yun lang po. So thank you very much po. Congratulations ulit Coach Chot Reyes at sa mga Gilas at sa POC, sa SBP, lahat kayo na nandyan sa Cambodia. Congratulations at pinahiyaan nyo yung pong mga linoleum boys na yan. Okay, masaya po ang buong Pilipinas dahil po sa panalo natin. Okay, so thank you very much guys. See you po sa next video po. Bye-bye.